Maswerte ang Camarines Norte sa pagkakaroon ng isang kongresista na katulad ni First District Representative Josie Banning Tallado at Governor Egay Tallado. Ito ay ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco na binisita ang lalawigan kamakalawa upang suportahan ang re-election bid ng kanyang malapit na kaibigan sa Kongreso na si Congresswoman Josie. Ganon din si Governor Egay Tallado, si Second District Representative Marisol Tuts Panotes at ang buong linyada ng Team Gawa. With Ma'am Josie, I'm also like that to her. So, sabi ko nga po kanina, napakaswerte niyo po sa inyong congresswoman because napaka, ano bang term natin dyan, mapursige. You know, if she needs something for the province, talaga pong tinututukan niya. And I admire her for that. Gov. Egay, as to his plans for your province, napakaganda. So, that's why I keep on telling, that's the leaders na kinakailangan natin sa panahon ngayon. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na bumisita sa lalawigan ang isang Speaker of the House of Representatives. Aminado si Speaker Velasco na ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa Camarines Norte at humanga siya sa pagiging progresibo nito. Sabi ko nga eh, napakaswerte ng Camarines Norte, kila Gov. Tallado, kila Kong Josie Tallado, mainly because you have leaders who really push for yung mga improvements na kinakailangan ninyong province. So very seldom you find leaders like that. At ako, sabi ko nga, swerte ng inyong probinsya at na meron kayong ganito mga leaders. Dagdag dito na hindi na anya ito nakakapagtaka sapagkat si Congresswoman Josie Tallado ang isa sa mga masigasig at ubod ng sipag na miyembro ng Kongreso. Sinabi rin ito na nasa magandang kamay ang lalawigan sa pamumuno ni Congresswoman Josie Tallado at Governor Egay Tallado kaya marapat lamang na muli silang pagkatiwalaan ng taong bayan ngayong paparating na halalan. Nanindigan sila sa kanilang paniniwala na what is best for the province. Ginawa po nila yan. So I truly believe that napakaswerte nyo. You have someone like Gov. Egay Tallado and Congresswoman Josie and of course the incoming mayor, si Mayor Alvin Tallado. So sa ating mga kagarito, mga kababayan natin from Camarines Norte, I salute you. Kinakaingitan ko po kayo na meron kayong ganitong mga liderato. Humanga rin ng House Speaker sa pamosong President Cory Aquino Boulevard at sinabing hindi biro ang makapagpagawa ng longest boulevard in the Philippines kung hindi sa tiyaga at pagsisikap ni na Governor Egay Tallado at ng dalawang mahuhusay na kongresista dito. Pakaganda ng pagkagawa ng mga roads nyo. And then suddenly binungad, nagbungad sa akin itong inyong boulevard. Which is, I think, is very impressive for an LGU to be able to do something like this. Talagang hanga ako because the amount of funding that you need to create, I think it's roughly around 40 kilometers siguro yung boulevard nyo. That's a very big feat na hindi talaga kakayanin lahat ng LGUs. Ang laki ng coastline nyo. I'm sure you guys are studded with a lot of islets around, especially Calagos Island, I think, if I'm not mistaken. And I think the governor and the congresswoman has plans on trying to make this island better as a tourist destination. So yun mga kailangan natin. Napakaganda ng mga plans nila para sa Camarines Norte. Nangako rin ng representative ng Lone District ng Marinduque na muli siyang babalik sa Camarines Norte dahil sa mga gandang tourism spots sa nabanggit na lalawigan. Nord Jabarca, BHTV News.